Alam niyo mga bakla, at least hindi asa sa asawa is not a flex. Hindi ko masa sa asawa mo, that's because it's your choice. That's because you wanna make your own money. But that doesn't make you better than other people. Kaya ko itong naririnig eh sa mga taong kailangan magtrabaho, sa mga asawang kailangan magtrabaho. Ito yung sinasabi nila, ito yung mga linyahan nila sa mga asawa na hindi nag-work, na hindi kailangan mag-work, na kailangan nasa bahay lang. Kasi kaya naman ng asawa nila na buhayin sila. So parang na-offend yung ibang babae na kailangan nilang mag-work, tapos yung ibang babae, hindi pinagtatrabaho ng asawa nila. So, yung lagi nilang binabato yung at least hindi umaasa sa pera ng asawa. Ang pera ng asawa mo ay pera mo din. Kung ano ang pag-aari ng asawa ko, pag-aari ko din. Kasi mag-asawa kami eh. Tsaka kanino ka pa ba aasa? Sa ibang tao? Sa asawa mo, di ba? Tsaka mga bakla, may mga lalaki na ayaw pagtrabahuin yung mga asawa nila. Kasi kaya naman nilang buhayin. Kasi gusto nila yung asawa nila yung magpalaki ng mga anak nila. Meron din mga babae na gusto talaga magtrabaho. Kasi gusto lang nila. Hindi naman nila kailangan ng pera pero gusto lang mag-work. Meron din mga babae na kailangan magtrabaho dahil hindi sapat yung kita ng asawa nila. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na tayo nag-e-effort. Magkakaiba lang tayo ng istorya, magkakaiba lang tayo ng estado sa buhay, pero pare-pare-pare rin tayong asawa. So stop shaming yung mga babae na nasa bahay lang. Kasi hindi nyo alam kung gaano kahirap maging stay-home mom. I mean, it's nice to have your own money, pero iba-iba tayo ng sitwasyon.